Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa aking AKA, Agent Lunatic 24. Ang kwento ko pong ito ay naganap noon sa Baguio City at sa aking palagay ay 2018 or 2019 po ito naganap. Meron po kasi doon na sinalihan kaming competition na may kaugnayan sa Tourism Summit na ginanap po sa Camp John Hay. At since invited din po ang school namin na nakakuha pa po ng gold medal sa Travel and Tours Agency event. So dahil nga nasa Baguio kami, nag-stay po kami sa teacher's camp for 5 days. Dito nga, takaw pansin talaga sa akin yung White House na katabi ng teacher's camp, which is, alam ko naman nakasama sa most haunted place sa Baguio City. Hindi ko na po ito masyadong pinagtuunan ng pansin noon dahil mas gusto ko pa nga pong i-enjoy ang hangin ng Baguio City since first time po naming makarating doon. Hanggang sa nung second day ng pag-stay namin sa teacher's camp, hindi po talaga mawala-wala sa isip ko yung White House na nadadaanan namin. Hindi ko nga din po ma-explain kung bakit parang namamagnet palagi yung atensyon ko sa right side na bintana. Partikular po dun sa maliit na balkonahe. Parang ang sama po ng pakiramdam ko doon kapag tumitingin ako na para bang any moment ay meron po akong makikita o lalabas doon. Since lagi nga po naming nadadaanan yung White House na iyon bago kami tuluyang makarating ng teacher's camp, eh talagang pinipilit ko po ang aking sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano doon. Naglalakad din po kami palagi doon sa gawin ng White House lalo na kapag maghahanap din kami ng mabibilhan ng pagkain. So nung ikalawang gabi namin doon, napatambay po ako habang nagyoyosi sa labas ng room namin sa teacher's camp, pero naisipan ko po na what if puntahan ko yung harap ng White House na yun. Sobra po kasi talagang taas ng kuryosidad ko pagdating doon sa White House, lalo kapag napapadaan ako doon. Ewan ko nga din po kung ano din pumasok sa isipan ko kung bakit hindi ako nagyaya ng kasama at talagang mas pinili kong mag-isa na magtungo doon. Agad ko nga pong tinitigan yung bintana pagdating ko doon. Hanggang sa parang natrap yung subconscious ko at nagtatalo na sabi huwag ko daw titignan, huwag ko daw lilingunin o kahit man lang pahagingan sa peripheral vision ko yung bintanang yun. Pero parang nais ko talagang tignan kung ano ang meron. Hanggang sa napansin ko nga na may nag-roving na guard na nagmula sa White House. Nagtambay pa nga ako sa labas ng gate at doon nga ako nagyoyosi. At unti-unti nga po akong tumititig na sa bintana. So habang nakatitig po ako doon, hindi ko alam kung anong nangyari at kung bakit parang naramdaman ko na lamang na lumulutang ako at hinihila ako papasok ng bintanang yun. Gusto ko man magpumiglas pero wala po akong nagawa. Dahil parang feeling ko nga po talaga ay nakatali ako at lumulutang sa ere. Para bang may malakas na puwersang humihila sa akin at humihigop papaloob doon sa bintana. At nang magbukas nga ito, otomatiko ko pong nakita ang matandang babae at matandang lalaki na nasa likuran ng bintanang iyon at nakaupo pa sila sa rocking chair. Parang inaabangan talaga nila ang pagpasok ko sa bintana. Nagulat na lamang ako na bigla akong tapik-tapikin at tila ginigising ni Manong Guard. Nagbalik po ako sa ulirat. Yung lumulutang ako at hinihila o hinihigop sa bintana ay nasa isipan ko lang pala lahat. Imahinasyon. Pero sa sobrang hilakbot ko po, dahil parang totoo yun nangyari, idagdag pa yung sobrang ginaw sa Baguio nung time na iyon, ay hindi naman mapigilan na magbutil-butil ang pawis ko sa noo at sa leeg. Nanginginig talaga ang kalamnan ko ng sobra. Agad po akong binigyan ni Manong Guard ng tubig at sabay sabing, okay ka lang? Pag nakatayo ka lang dyan habang nakabuka ang bibig mo. At hindi ko na lang po sinabi kay Manong Guard kung ano nga ba ang nangyari sa akin.
at pinasinungalingan ko na lang na na-amaze lang kasi ako dyan sa istruktura ng bahay. Ang ganda, no? At natawa sabay pa iling-iling ni Manong Guard. Mabilis din akong umalis sa lugar na iyon. Sa mukha ni Manong Guard sa muli kong paglingon ay parang nag-aalala siya. Hindi ko na lang din po ito sinabi sa mga kasamahan ko na naiwan sa teacher's camp upang hindi ko rin masira o ma-spoil yung kanilang first time na pagtapak sa Baguio. Pero dahil nadadaanan namin sa natitirang araw namin sa Baguio yung White House na iyon, pinipilit ko na lamang na pumikit at kumanta ng I Will Survive sa aking isipan para kahit papaano ay mapatawa ko at malimutan yung nangyari sa akin nung isang araw. Pero hindi pa rin talaga maiwasan na ako'y kilabutan dahil sa parang tunay na imahinasyon na nangyari sa akin. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.